po akong konting reminders bago po ako matapos. Isa-isahin natin, sir. Ang Pag-ibig loyalty card or mga GSID card, valid daw po ba yung bank account na nandoon kasama nung ID na yon? Valid yun, sir. Okay. So as long as nakakapag-accept po ng deposit ang bank account na yon, pwede po siya. So ang Pag-ibig loyalty card, valid ID. Yung GSIS card ay valid ID. At yung bank account na nakapaloob sa ID na yon ay valid din po na bank account. Pwede po nilang ilagay yan sa Daen. Very good. Okay, so nabanggit ko kanina, foreign IDs are accepted as long as may English translation. So hindi po natin kasi ma-verify dito sa SSS kung valid yung ID or yung, let's say, birth certificate na in-apply nyo po sa ibang benefit kung wala pong English translation. Wala po tayong mga Chinese, Korean, wala po tayong ganun dito. Although may mga iba pong fans na nakakaintindi, pero hindi po masyadong credible pa. Okay. Member must make sure bank account receives deposit. Ito po yung with restrictions na nabanggit natin kanina. Siguro doon po sa mga HR ninyo na nakakapag-receive ng deposit ng mga payroll accounts. Make sure uploaded photos are for DAEM purposes. Baka po yung mga may jowa, ma-upload nyo yung mga jowa pictures nyo dito, X po namin yun agad. Mga pets nyo po, baka ma-upload. Ayan. So make sure po pang selfie sa SSS ang ina-upload ninyo. Same ID and or POA should be the same name as your ID or POA in selfie. So dapat consistent yan, sir. Pangalan sa SSS, pangalan sa bangko, pangalan sa ID. Ayan. Pare-parehas po yan siya dapat lahat. POA must contain bank name, and account number, which is very important kasi pag hindi po pare-parehas, ire-reject natin. Pero, meron pong pero, kung ang bangko nyo po ay merong restriction sa paglalagay, let's say, ng special characters, so may dot, ang Maria mo sa SSS may dot, pero sa bangko hindi po nila kaya maglagay ng dot. Sa bangko hindi kayang maglagay ng middle name. Yun po yung mga ibibigay nating exemptions. Kasi hindi Papayagan natin yun. Yes, sir. Ma-approve yun kahit yun. Papayagan natin. Kasi hindi po natin pwedeng pilitin yung bangko na, uy, bangko, ayusin mo yung, i-modify mo yung iyong sistema para mag-conform sa kailangan ng SSS. Yan po ay bank limitation. So, papayagan po natin yan. Use only a disbursement account under your name. Sa mag-aasawa po or mga joint account po dyan, hindi po pwede ang joint account. Kailangan nakapangalan lang sa miyembro ang account na ipapasa sa SSS. Again, member may add 3 DAs and employer or household employer, 1 only. DA is disbursement account. Yes, sir. Okay. Yes, tanggap pa tayo ng questions from Facebook Live from Iris. Iris? Yes po, Sir Carlo and Miss Kyle. Bale, meron pong katanungan mula kay Miss Ellen Daculio, Manila. Paano po kami dito, Canadian dual citizenship? Okay ba ang Canadian driver license or passport gamitin sa ID? Salamat. So, nakikita ko nag-a-approve si Kyle. So, ang sagot po ay pwede po. Nagfo-fall po yan sa foreign IDs with, we assume po na may na-English naman po yan. Kasi Canada yes. Naman po yan. Yes po. So, valid po ayon kay Kyle. Pwede po. Ito po, isa pa pong katanungan ay nagpapatulong po si Saducaris Marlon. 3 times na akong na-reject sa disbursement registration. East-West ATM ang gamit ko. Pa-help naman po, wala na kasi akong work. Yes, so dun sa nagtanong, tinalakay na natin, Kyle, yung 6 na options na pwedeng i-enroll bilang proof of account. Kung tayo po may konting issue po sa East-West dahil baka nasa likod po yung pangalan o yung bank account number or wala doon, pumili na po tayo, ma'am or sir, doon sa 5 other options. Tama, na sir. Bilang proof of account po. Kung maalala ko, sir, sa tingin ko, yung pong online banking ng East-West kompleto. Tsaka makulay po kasi yung East-West, so hindi ko siya mamimistaken for other banks. Pag nakita kong neon, green, violet, parang ganun, alam ko na East-West. So screenshot nyo lang po yung mobile banking app nyo. Meron po yan logo, pangalan, at saka yung inyong account number. Oo, kasi pwede nga yun as one of the proofs yes, of account. Sir. Yung online screenshot. Tama po. Ayan, i-accommodate na rin po siguro natin itong katanungan ni Ms. Cors Miguel Aguirre. Blessed morning po.
ask ko lang po, yung anak ko na student pa lang, gusto po niya magpa-member ng SSS. Posible po ba? Thanks. Posible po. Usually po, kumukuha na po ng SSS number bilang paghahanda. Tama. Sa paghahanap buhay pagdating ng panahon. Bilang empleyado, bilang self-employed, or bilang OFW. Ang gagawin nyo lamang po ay pumunta sa website ng SSS, www.sss.gov.ph. Sa bandang baba po, makikita nyo po, mapipindot po ninyo yung kahon, apply for an SS number online. Tapos sundin lamang po ang instructions. So, yes. Pwede siyang kumuha ng SS number, sir, pero kung siya ay wala pang pinagkakakitaan, hindi pa siya pwedeng mag-contribute. Oo. In preparation for pagkita. Pag naghahanap buhay na, mas mahalaga. Pero yun nga, correct. Number pwede, pwede sir. Pa rin naman. May issuehan pa rin po na SSS yes. number. So, tapos na yes, tayo sir. Dito, no? Meron yes, pa pang... Po. May gusto ka pang italakay sa mga members tungkol sa DAEM? Siguro meron lang po ako mga konting reminders. Kapag medyo nahihirapan po kayo sa inyong pag-a-apply, meron po tayong 3 channels para makausap ang SSS. Nasabi ko po kanina, number coding po sa ating mga branches. Pwede rin po yan sa telepono 81455 or 1455. Minsan kasi sir, naglalagay na po ng 8. Yeah, kung landline. Yes, opo. Minsan ang pumapasok 1455 lang. So kung ano po yung mag-work sa inyo mga landline, pwede pong 81455 or pwedeng 1455. At ang ating Usap Tayo portal. So sa Usap Tayo portal, sir, nabanggit nyo rin po kanina may ticket. Tapos doon i-assist yung member, makikita yung progress nung inyong tanong hanggang sa ma-resolve siya, hanggang sa ma-close yung ticket. So yun po yung 3 choices at 3 ways para makipag-usap sa atin. At saka ito pong every 10 a.m. ng Thursday. Ayan. Opo. Meron din po tayong mga social media accounts. Ayan. Pwede rin po kayong makipag-interact doon sa SSS. Yeah. Yung, so thank you. Gusto ko lang ulitin, ano. So yung sinabi ni Kyle, sa branch po, may number coding 1. Kung ang SSS number niyo po ay nagtatapos sa 1 at 2, Lunes po ang sadya ninyo sa SSS branch. Kung 3 and 4, Martes po, and so on and so forth. Yung tatawag nga sa hotline na SSS, 81455 or 1455. Depende po kung anong uubra sa teleponong gamit tama po po ninyo. Kung kayo po ay tatawag, sana po ay handa kayo sa detalye na inyong tanong para makabuluhan po ang inyong tawag pag tama, nakalusot na po kayo. At huli, sa Usap Tayo portal, crms.sss.gov.ph nga po, makaka-create kayo ng account at makakagawa kayo ng mga ticket para po maidulog ninyo sa SSS ang bawat tanong ninyo at sistematiko po kayong sasagutin yes. hanggang ma-resolve po ang inyong concern. Sir, may nagpapabate. Yeah, ikaw na magbasa. Kyle, hello po sa inyo. Miss Aryan Jane Basalote. Sorry na ma-murder ko po ang inyong mga pangalan pero I will try my best to pronounce them correctly. Sir Joseph Nantes, Nick J.R. Balinado, Mario M. Polanco, Cesar Algo, St. Christian Dominic. Kung kayo po ay magkakasama or nasa iba't ibang parte po kayo ng Pilipinas, hello po sa inyo. Yes, pwede pa siguro tayo tumanggap ng ibang tanong kahit hindi tungkol sa disbursement account enrollment module, pero tulungan mo pa rin ako. Itatry natin yan, sir. Yes. Sige po. So, from Daisy Mercado, tanong ko lang po, paano po ba dati po may work ako tapos natigil po? Tapos ngayon may panibago akong inapplyan. Diretso po ba ang payment ko? Wala na po ba akong aayusin na documents kasi bago na po employer ko? Maraming salamat po. Miss Daisy Mercado, wala na po kayong aasikasuhin. Ang inyong employer na po ang bahala sa pagpapatuloy ng inyong SSS contributions. Okay lang po kung yung mga nakalipas na buwan ay hindi na ninyo mahulugan. Ang mahalaga po ay makapagpatuloy kayo ng hulog ng SSS ngayon sa pamamagitan ng inyong employer. Ang employer na po ninyo ang bahala diyan.
tatanungin na lamang kayo kung ano po yung SSS number nyo at magpapatuloy na po ang inyong hulog sa SSS. Tama, sir. So, ang konsepto ko po kasi dati nung pagdating ko sa SSS, pag covered employee ka, ibig sabihin, employer mo ang may sagot sa'yo sa SSS. Payments mo ng contribution, payments mo ng salary loan, tapos pati yung mga application mo, let's say maternity, kung kayo po ay babae, gaya po si member, si employer din po, sickness, ayan, si employer din po. Pag covered employee ka, wala kang kailangan gawin. Si employer po ang gagawa ng lahat para sa inyo sa SSS. Yes. So, thank you, Kyle. Isa pa, from 13 Nevilos, ano pong dapat gawin kung hindi makuha ang death claim? Almost 1 year na. Ang problema ay CYS daw po. So, maabala ko po kayo, 13 Nevilos, na pumunta po kayo sa crms.sss.gov.ph. Gumawa po kayo ng account, pindutin nyo po yung create account, at abangan po ninyo yung one-time password para maging matagumpay po ang pag-create nyo ng account sa Usap Tayo. Kapag matagumpay na po kayo sa paggawa ng account sa Usap Tayo, gumawa po kayo ng ticket. Tapos i-type nyo po doon ang nangyari sa inyo last year na i-file nyo po ang death claim. Tapos pakisalaysay po ang naging update sa inyo paglipas po ng maraming buwan. At titingnan po yan mismo ng isang member service representative ng SSS para matanto na po talaga kung ano ang problema. Ang nabanggit nyo po sa inyo message ay CYS. Ang ibig sabihin po ng CYS ay credited years of service. Marahil po ay mayroong question kung ilan po talaga ang tamang credited years of service ng miyembrong yumao. So, ganun po ang aking advice sa inyo. Alternatively, pwede po kayong tumawag 1-455-81455, depende kung anong uubra. Ihanda po ninyo ang papeles sa harap ninyo para maging makabuluhan ang inyong tawag sa SSS. O pumunta na rin po sa branch ng SSS. Alinsunod sa number ko. Number last digit ng SSS number ng miyembrong yumao. Tama po. Yun ang susundin nyo. At maaalalayan na po kayo at malalaman nyo na po kung ano po ang aberya. May question pa tayo, sir. Galing po kay Regine Aldus. Sana matulungan ako. May chance or pwede pa po ba? Mahabol ko yung matben. Nagkamali kasi ako ng bilang ng hulog. Kinulang ako ng isang buwan para ma-qualified at least 3 months. Wala akong trabaho and single parent po ako. Kaya ko po kayong tapatan at hingi po ako ng dispensa sa inyo kung hindi po pwede talagang balikan pa ang nakaraan para makapaghulog ng kontribusyon para mag-claim po ng maternity benefit. Patakaran po talaga ng SSS na dapat regular na tayo naghuhulog sa SSS para maging qualified sa mga benefits natin. Hindi po pwedeng maghulog ng paatras para mag-qualify. Kaya medyo pinapaigting natin, Kyle, ang ating information dissemination campaign sa kahalagahan ng paghuhulog ng SSS. Dahil pag naghuhulog po kayo ng contribution sa SSS, may protection na po kayong tiyak pag dumating ang oras ng pangangailangan sa buhay. Sa kasong maternity, tatlong hulog lang naman ang minimum require natin. Yes po, sir. At makaka-claim na ng maternity benefit ang member natin. Maluwag-luwag naman yung requirement na yan, pero marami pa rin hindi nagiging eligible, katulad ni Regine, kasi hindi nahulugan ng tama habang naghahanap buhay. So, kung kayo po ay self-employed, yung self-employed kasi, Kyle, sarili mo ang aasahan mo sa pag-aasikaso mo na SSS mo. Kaya kailangan ay siguraduhin nyo at bigyan nyo po ng puhunan sa oras at tiyaga yung pag-asikaso ng pag-register nyo sa SSS,
bilang self-employed, paghulog nyo ng contributions bilang self-employed. Para po in the future, pag meron silang kailangan na benefit or loan na i-apply, definitely qualified dahil yung mga panahon po or yung mga qualified contributions ay present or nahulugan ninyo, para hindi po kagaya dito kay ma'am na unfortunately hindi po siya magiging qualified sa ating maternity benefit. Paumanhin po, Ma'am Regine. May questions pa, Iris? Yes, sir. Meron pa po tayong katanungan. Isa po dito ay mula kay Ms. Gina Lynn De La Cruz. Good day. May I ask po, how can I check the status po ng application namin sa retirement? Yes. Ako na lang. Sige po, sir. Mahalaga na kayo ay mayroong online account sa pamamagitan ng My SSS Facility. Magkakaroon po kayo ng online account, pupunta lamang po kayo sa SSS website, www.sss.gov.ph. Sa bandang baba sa kanan, register to My SSS. Pindutin po ninyo yon para mag-apply kayo at magkaroon kayo ng online account sa SSS. Kung kayo po ay may online account na sa SSS, mapapasyalan nyo po yung iba-iba naming menu o tab at pindutin po ninyo yung benefits. Yes, sir. Pag pinindot nyo po yung benefits, mayroon po kayong makikitang option for retirement. Yes. Pakikita nyo po ang status ng kanilang benefit claim. Actually, may sir, idadagdag ka ba tayo? Po, actually, sir, madami po talaga ang makikita sa loob ng website. Makikita po yung number of contributions. Makikita nyo rin po yung information na binigay nyo sa SSS gaya ng inyong pangalan, address, yung inyong mobile number. Pwede rin po kayong mag-update ng inyong pangalan. Basta simple correction lang, 1 to 2 letters or yung middle name, middle initial gagawing name, or kung yung mga misis po natin dyan na bagong kasal, magpapalit ng pangalan dahil sa change in civil status, pwede rin po yan gawin online. So, napakadami pong pwedeng gawin kapag nag-re-enter ng My.SSS account. Kasama na po dito yung retirement. Pag may benefit po kayong in-apply, makikita nyo rin po yung status doon. Plus, sa retirement, kailangan nyo rin po mag-DAEM. So, create po kayong account. Yes, huwag kayo mag-alala kahit gipit po ang oras natin dito. Pasyalan nyo lamang po ang mga social media accounts po ng SSS. Tiyakin nyo lamang po na official social media accounts po ng SSS yan. Ang paborito ko po yung YouTube account ng SSS, yung My SSS PH sa YouTube, dahil makaka-search po kayo dun sa loob ng YouTube account ng SSS. I-type nyo lamang po retirement, tapos ipapakita na namin ang mga gabay, ang video instructions ng SSS kung paano mag-apply for retirement, paano magkaroon ng online account, maggumawa ng PRN at iba't iba pa. So kung hindi nyo po kami makuha dito, mataas po ang kumpiyansa ko na nasa social media accounts po ng SSS ang aming mga tugon sa inyong mga katanungan. Okay, last two questions daw from Iris. Yes po, meron din po ditong concern, Sir Carlo and Miss Kyle, si Miss Laika Lupena. Bakit po di daw po match yung details ko sa Union Bank UMID? Ano po ibig sabihin? Yung bangko niya, ibig sabihin yung bangko ng member po, iba yung pangalan. Yeah. Hindi natin, medyo kulang pa po yung tanong ninyo, Miss Laika. Hindi ho namin matanto kung saan po magkaiba. Oo, ano yung inconsistency? Kung yung ID po ba, tsaka yung website or yung UMID card yung po UMID, ba? Yung bank account po ba niya ay magkaiba sa SSS, parang ganun. Pero yung question po, sa tingin ko, pwede yan ma-address ng Usap Tayo or ng Hotline 1455. Pwede rin po siyang pumunta. Pero again, ang reminder po natin, pag DAEM ang i-apply, kailangan parehas. Ngayon, kung magkaiba ang pangalan sa bangko at pangalan sa SSS, pwede lang yan, Kyle, kung restriction ng bangko yon. Kunyari, hindi pinapayagan yung middle name, yung toldok. Oo.
Kung disbursement account enrollment yan, Miss Laika, pakisubukan na lang yung ibang options, yung limang ibang options for submitting a proof of account. Kung UMID, sir, parang nabanggit po yung UMID. Iba yung pangalan ng UMID sa SSS? Baka kailangan po siguro para mas makapagbigay po kayo ng mas madaming detalye, tawag po kayo sa amin.